Nagdagdag naman ng Maritime Patrol ang Philippine Navy sa West Philippine Sea. Umaligid ang 8 barko ng China sa Escoda Shoal habang ginugunita ng Philippine Coast Guard ang Araw ng Kalayaan. Yan ang pampagising na balita ni Marian Enriquez. Sakay ng BRP Teresa Magbanwa, nagdaos ng flag raising ceremony ang ilang kawani ng Philippine Coast Guard sa Escoda Shoal ngayong Araw ng Kalayaan. Sa kasagsagan ng seremonya, namataan ang ilang barko ng China. Ayon sa ating Coast Guard, 8 Chinese vessels ang nakapaligid sa Escoda Shoal habang may 4 pang nasa labas ng bahura. Una nang sinabi ng Armed Forces of the Philippines na nadagdagan ang mga barko ng China sa West Philippine Sea, kaya mas pinaigting ng ating militar ang pagpapatrolya sa mga pinag-aagawang teritoryo. Pagkaroon ng internal adjustment ng Philippine Navy to allow us to project more ships sa ating EEZ. This will allow us more patrols and longer durations. Pati ang Coast Guard and in fact pati ang BPAT. Ang kailangan sa West Philippine Sea is more government presence by the maritime players, maritime agencies. Ngayong linggo na ipatutupad ng China ang kanilang patakaran na arestuhin ang mga anilay trespasser sa mga inaangkin nilang teritoryo. 60 araw daw posibleng makulong ang mauhuli nilang manghihimasok. Ang isang mambabatas, pinatitiyak sa AFP ang pangakong poprotektahan ang ating mga mangingisda sa anumang posibleng gawing pangharas ng China sa West Philippine Sea. Kahapon lang nang atasa ng Pangulo ang mga sundalong Pilipino na maging handa sa lumalalang external threat o banta sa labas ng bansa. Ayon naman kay Defense Secretary Gibo Teodoro, ang 10-line claim ng China ang nagpapalala ng tensyon sa rehiyon. Sa tradisyonal na Vin d'Or o Wine of Honor sa Malacanang kanina, ipinaalala ni Papal Nuncio Charles John Brown sa harap ni Chinese Ambassador Wang Silian na ang estratehiyang ginawa sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang dapat gawin para magkaroon ng kapayapaan sa rehiyon. And that is the path of dialogue, patient, serious dialogue, together with a respect for international law and a respect for legitimate diversity. Engaging with others, and particularly those with whom we profoundly disagree, is the surest way of avoiding the catastrophe of escalation. Una nang pinawalang bisa ng 2016 arbitral ruling ang 9-line claim ng China. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.